So yun guys, nandito tayo ngayon sa likod ng South Woods. Likod ako dito para tingnan ko sana yung ano, yung ginagawang SM dito sa San Pedro. Kaya lang, parang hindi ko alam kung aabutin pa natin, medyo madilim na. 5:21 na. Pero tingnan natin. Kaya naman yung aking effort na umikot pa dito sa checkpoint, dito sa Carmona, para tumagos dito sa San Pedro, papuntang Munting Lupa. So, doon sa mga hindi pa familiar dito sa likod, sa lugar na to mga boss, ito yung The Manila South Woods. Ito yung Golf and Country Club. So, itong likod na to, kung mga galing ka ng Carmona, ito po ay mag-isisimula sa checkpoint. So, papasukin nyo lang itong papuntang likod ng South Woods, dire-diretso po pataas. And then, ang tagos nyo na po ay San Pedro na. So bago tayo tumagos ng San Pedro mga boss, Cavite na pala itong nadaanan natin. So, nandito tayo sa Mariano Alvarez, Cavite. Alright. Tapos pagdating natin sa taas, pagkanan natin, papunta na San Pedro na po siya. Ngayon ko nang lalaman na ito pala ang lugar na to ay Cavite pa. Ayan o. So kung mapapansin niyo mga boss, medyo nagmamadali na ako kaya pasensya na, medyo mabilis yung ating takbo, maingay yung ating video. Dahil kailangan kong maabutan o makita yung ginagawang SM dito sa San Pedro. So ito po, kung makikita ninyo, yung pakaliwa na to, yan yung papuntang GMA. Dito tayo sa kanan, papunta to ng San Pedro. Alright. Para makita natin kasi parang medyo gitna pa yun ng ano eh, parang bundok. So yun lang, naman siya lang tayo. Imbis na tatakbo lang ako na 15 to 20 minutes papuntang Munting Lupa from Laguna, from Binyan, kaya abutin pa tayo ng isang oras dahil na umiikot pa nga ako dito, umakyat pa ako dito sa Cavite, and then tatagos tayo ng San Pedro. So wala lang, gusto ko lang din ano, gusto ko lang din ulit dumaan dito. Tagal ko na kasi hindi nakakadaan dito. Matagal na. Ilang taon na ako hindi nakadaan dito, 2013. Noong 2013, ngayon ay 2023 na. So almost 10 years na, isang dekada na ako hindi nakakadaan dito sa lugar na to. So gusto ko lang din maalaman or makita yung itsura na itong lugar na to. Iyon no. Wow. At tabi na rin talaga ng ano dito no, ng tao. Ayun no, parang bayan na lang ng ano to eh. Parang bayan na rin to ng San Pedro.
Ayan oh. Kaya lang wala silang Jollibee dito. Yeah, pero may mga bayad sa karne din. Hoy, guys, grab Jollibee. Ayan oh. Wow, dami na rin ng tao dito sa lugar na to. May palengke oh, parang palengke na nga siya. Kita nyo? Oh, mayroon pang ano to. Ah, gasoline station, akala ko grocery. Talagang ang laki ng pinagbago ng lugar na to oh. Nasa 10 taon akong hindi nakadaan dito. So yun. At least nadaanan ko ulit yung lugar na to sa Tinagal-Tagal. O, diba? Ang tanong, saan ako kakaliwa dito? Alam ko may kakaliwaan yun eh. Saan ba yung kaliwaan dito? O, ito na siguro yun. Ayan. O, ito na nga. Alright. So, dari-dari-dari lang tayo dito. Pag nakita ko na yung parang tulay na downhill then biglang uphill, so yun na yun, alam ko na yun. Tapos na matagal kong hindi nakadaan dito, hindi ko na halos alam yung lugar na to. Hala na, basta diretso lang tayo. Ito na yata yun. Ito na yata guys. So ito na nga. Alright. So hindi tayo naligaw. Ayan oh. So pag-angat natin dyan sa may 7-11. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Ito yung pababa na sinasabi ko. Ayan oh. Downhill to kaya medyo delikado. Ayan. So ngayon pa lang tayo papasok ng Laguna mga boss. So ito, welcome to Laguna. Alright. Isang dekada kung hindi nakadaan sa lugar na to. Pag-angat natin dyan, may depression kaliwa. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi pa binabago, kung walang nabago, eh 7-11 yung nasa kanto, sa kaliwang kaliwa, 7-11. Ito yung tinatawag na Riverside yata. Hindi ako sigurado ha. Riverside. Correct me if I'm wrong sa mga pamilya sa lugar na to. Ayan, ito yung paangat na sinasabi ko. Alright, itong kaliwa ko, kung hindi ako nagkakamali, 7-11 yan. Alright, 7-11 nga. So, tama nga tayo. Ayan o, oh, 7-11. So, ngayon dito tayo kanan. Ayan. Ito! Ito yung ginagawa, mga boss. Ayan o. Oh. Ito yung ginagawang SM. Ayan. Ito pala yun. Malaki rin siya, oh. Tama ba? Ito nga kaya yun? Google! Magtanong tayo. Ayan, oh. Yan po yung kinoconstruct na SM kung hindi ako nagkakamali. Okay. Tarangin natin dito sa mga projector. Alright. Hello po. Tanong ko lang, ito ba yung SM na ginagawa? San Pedro ako. Ito yun nga ang ginagawang SM dito sa San Pedro. Alright. So itong pababa nito, mayroong mini stop. Okay, may mini stop dyan. Ayan o oh. Then yung pababa na yan, yung kalsada na yan, mga boss, then yung papuntang bayan-bayanan. O diba? After 10 years, nakarating ulit ako dito. So, itong dinadaanan ko ngayon, ito yung tinatawag nilang magsaysay road. So, pababa tayo ngayon ng Kalindola. Kakanan tayo, so, may madadaanan tayong tulay, maiksi. So, yun yung tulay ng Kalindola. And then, dire-diretso lang, San Vicente. Lalabas tayo ng San Pedro Laguna sa May Plaza. Ang ganda na rin ang kalsada dito.
Iron Mark Pure Gold. Ah, nagkaroon ng whitening. Ayan, oh. Okay. Ang laki ng improvement ng lugar na to. Wow. Parang ang sarap ng manirahan dito sa lugar na to. Iwas na baha. Tapos, parang ang sarap mag-negosyo. Dito ba ang tapos na to? Okay, meron pang daan doon. Hindi ko alam kung saan yung lugar na yun eh. So, ang alam ko, itong sinadaanan natin ngayon ay magsaysay. Kung hindi ako nagkakamali, magsaysay po ito. Then, palabas tayo ngayon ng Karindola. Ang Karindola, kanan tayo. San Vicente naman yun. Patagos na tayo ng San Pedro. Dire-direction ng Kuyab, yung lagpas ng plaza. Pero kakaliwa na tayo dahil pamunta tayo ng munting lupa. Alright. So, ito yung sinasabi ko. Parang, ano to? Para itong crossing, no? Para siyang crossing. Parang another client siya. Di ba? Ayan, oh. Ito yung pataas. Hindi ko alam kung lugar yan. Then, meron pa padiretso doon. Ayan, ng Pagita ba yan? And then, itong kakananan natin, ito, ito yung papuntang San Vicente. Ayan. And Alpha Mart na rin. Ayan, yun yung mga gahing langgam na ano, na minibus. Ayan, dito ako nagpapagawa ng motor dati, oh. So, ito yung tunay na sinasabi ko, mga boss. Ayan, oh. Ayan. May sintulay. O, oh, diba? So, yung kanina pala, mga sir, dun sa mga hindi pa familiar dun sa lugar, kung mapapansin nyo kanina yung pag-akyat ko, di ba may 7-Eleven, yung pakaliwa po doon, papunta po siya ng St. Joseph. No, yun dun po yung mas maraming subdivision, P.A. Alvarez. Oh, may McDonald's na rin dito, oh. So yun nga po, papunta po ng langgam yun, yung pakaliwa na yun, nasa may 7-Eleven. I-share ko na lang din para dun sa mga hindi pa familiar sa lugar na to. So ito naman tinatahak na daan po ngayon. Ito na yung papunta na palabas na ito na San Pedro Plaza. Yun, oh. At yun na nga, nandito na tayo sa San Pedro. Palabas na tayo na plaza ng San Pedro. Lapit na tayo sa highway. Ayan, oh, nakikita ko na yung tulay. Tulay ng San Pedro Laguna. La Puerta. So, samantalahin na natin yung mga pagkakataon na ganito habang wala tayong pasok. Dahil isang linggo na lang, back to work na tayo, mga sir. Siyempre, dun sa mga di nakakaalam, gusto ko lang i-share, ano? Ngayon lang ulit ako nakasakay ng motor dahil ako po ay naoperahan sa appendicitis. So, isang buwan tayo pag motor dahil nga sa ating sa nangyari sa akin, kaya yun lang, namiss ko lang mag motor kaya nasamantala ko na din. So February 3 back to work na tayo, papalaban na naman tayo ng job work. At least ngayon, enjoy natin kahit pa paano yung malalabing araw. Yung mga libreng araw natin habang tayo walang pasok.
Ayun, mga biyaheng langgam. Kanina pa ako nakakita ng mga minibus, puro biyaheng langgam. Pero walang biyaheng ano, wala akong nakikita ng biyaheng bayan-bayanan. Taray, ano? Ayos nila. Ayos na ayos na yung biyahe, naka-aircon na sila. So, nandito na tayo sa bayan ng San Pedro. Ayan. So, ito pa yung simbahan. Ayan, ang plaza. Ito yung plaza mismo. So, malalaman mo yan kung nandito ka na sa bayan o sa plaza. Mini-stop, McDonald's, saka yung mismo plaza. Ayan yung plaza. Mayroon pang parol. So, yun ang palatandaan na ikaw ay nasa plaza na o nasa bayan na ng San Pedro. Alright. So, tuloy-tuloy tayo mga bossing. Inabot na tayo ng 5:45. O, 15 minutes na lang bago mag-alas 6. Sakto lang. Sakto lang yung ating dating. Almost 1 hour nga yung ating ginugol. So, 30 minutes yung difference kung tayo ay nag-highway kanina. Pero okay lang. Tulad nga na sinabi ko, ang importante ay nag-enjoy tayo dun sa ating biyahe. Alright. Oh. Nakakamis pag-motor, kaya lang medyo masakit sa tahi. Tondo sa aking sugat kapag ka nalulubak. Pag malalaki yung lubak, medyo sumasakit yung tahi. Nararamdaman ko. So bago tayo makarating ng aking bahay, shoutout muna, big shoutout sa aking mga tropang Pucci. Sa mga tropang magnet dyan sa Kalamba, Laguna. Kumusta na kayo? Mukhang matagal walang paranda mga boss. So shoutout sa inyo. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre. At yung ating mga bayaning OFWs. So kawawa yung nangyari sa ating isang kababayan. Ano? Kay Ginang Jollibee Banara na pinatay. Sinunog pa yata. Baka ginahasa pa, hindi natin malaman. So yun nga, yung pinatay sa Kuwait. At nakauwi na yung kanyang mga labi dito sa Pilipinas kagabi. Alas 10 ng gabi yata. Napanood ko pa sa balita kagabi. No? So nakakalungkot lang. Dahil isa na namang ating kababayan ang nasawi. Tarumal-tumal na patayan. Grabe. So, yun nga. Sa aking mga kaibigan dyan, sa aking mga kamag-anak na nasa ibang bansa, sa mag-ingat po kayo. So, yun. Munti ko na makalimutan. Paring Rainiel. Paring Rainiel dyan sa Oman. Shoutout. Iingat ka palagi dyan, pare. Okay, nandito na tayo sa highway. Going to Tunasan. Going to Alabang. Yan, nabot na tayo ng kape. Alright mga boss, hanggang dito na lang yung aking video. Tapusin na natin ito dito dahil ang sakit na ng mata ko. Hindi ko naman pwedeng isarado yung aking lens ng helmet kasi dami ng mga insekto na tumatama sa mata ko. Ang sakit sa mata. Alright, so hanggang dito na lang mga bossing. Maraming salamat. At mag-ingat po tayong lahat. Salamat tayo na roon. Ride safe sa ating mga kapwa motorista. Goodbye and God bless. Pishoo!